nagpapalit tayong device na gas. Oh, maganda nga gas. Ganyan para informative sa mga Oh, sa mga gumagamit. Gumagamit so, kasi malaking tulong din yung ganyan. Before that, sir, no, double check natin yung gasket. Itong gasket po, lagi ko pong pinaalaala sa consumer, sa ating gumagamit mga gas ng gasol. Yung gasket na o-ring, lagi po natin double check. Then kapag may crack o damage, tanggalin nyo po yun. Gamit lang po tayo ng flat screw. Madali lang po pagtanggal sa ilalim, insert. Then angat po dandahan. Ayan. Okay. Ito pong magandang gasket. So far, mayroon siyang maliit na damage. Maliit na damage? Oo, ayan, ayan, sir. Pansin niyo po. Ayan. So, ang gagawin po natin, kung halimbawa mayroon kayong mga reserve tank, magtanggal po tayo ng dalawa o tatlong gasket. Then, itabi po natin. Then, hayaan natin, sir, na walang gasket. Bumalik sa kanila. Para sila na maglagay ng bagong gasket. Okay? Yes, sir. Kasi once na-encounter mo kasi na may singaw, hindi mo na kailangan tumawag ng ahente ng gasol o dealer para lang ito magpalit. Okay. So ikaw na rin po, magkabit nito, palitan mo lang. Then gano'n ang pagkabit. Hindi ba later on tumitigas yan? Hindi, sir. Ang nangyayari, nakakrak. Nakakrak siya? Crack talaga o napupunit. Ngayon po, actual na rin tayo mag-demo. Kabit natin ang regulator. Pag maganda po yung gasket, hindi sabihin ko. Try mo, sir. Ibig sabihin, walang chance na may leak yan. Kumuha niya, gumagalaw. Okay na yun, sir. Kasi gasket type. Pero pag sira ang gasket o mahina ang gasket, very loose ang ikot. So ngayon, actual demo, so, nakalock na to. Doon. Nakalock yan, sir. Nakababa na. Nakababa po yan. To release gas on natin ang regulator. Sir, may apoy tayo dito. Observe po natin ang device. Kinat po niya. Hindi siya nag-release ng gas kasi ang ating hose line ay disconnected. So, kailangan ko, sir, takpan para lang wala siyang nadetect na singaw. Gusto ko lang makita ninyo na may gas po dito sa dalawa, tatlo. So, kinat po niya. So ito, ano to? Meron siyang number. Ina-adjust pa ba yan? Sir, kapag kami po nag-install ng unit, siniset lang po namin ng zero. Nakareset na yan? Yes, sir. Zero lang. Zero. Sir, kasi na number. Ang device ay naka-number siya ng 1 to 5. It indicates kasi sa number o sa multi-burner. Pero sa bahay, madalas ginagamit is 1 or 2 burner. So dapat naka-zero lang po siya. So, palagi nasa zero. Yes, sir. So, hindi na Ngayon, sir, ikakabit ko itong hose. So, wala pa tayong plan. So, itatanggalin ko siya. On. Then, dito tayo sa stove. Stable lang po natin yung apoy. Ganon din po ba itong kabila? Oo, pareho din siya. 15 to 20 seconds din po bago bitawan. Okay. Yes, sir. Nandiyan na yung apoy. Okay po, paano ba natin matesting kung gumagana o hindi ang device? Pero as I advise po, kapag ang device ay matagal na sa inyo, anong early yun para magpalit. So, kasi mapapansin nyo naman yung sa inyo, so sabi nyo, lumang-luma na talaga sa itsura, matagal na talaga din siya. Then, para po matest natin na kahit na walang ahente na testing, madali po yung gawin. Alugin nyo lang po itong tangke. Pag namatay po yan, gumagana po yung device na kinabit natin. Yung safety device. Yes, sir. So, to release gas, press. Reset yung release gas. Reset po, reset. Yes. Reset po yan. Ayan. So, nung inalum nyo, bakit nag-gana siya? Namatay. Ang purpose kasi, yes, sir.
na ano yung kanyang floater. Kasi ang device is, ano po siya, may floater valve. Once ka nagkaroon ng fluctuation, gumalaw ang tanke, nagkaroon ng lindol, yun ang purpose kasi. Once na buwali ang gas mo, yung magkakatok po yan, sir. So, may safety pa rin na may ibibigay sa iyo yung produktong binili mo. Tapos yan, halimbawa, natanggal ang hose. Since na, ano, tatanggalin ko ito. Actual po, ganun pa rin. Naiwan ang apoy dito, pero ito wala. So, yun, sir. At salamat, sir, sa paghahanap sa amin sa YouTube. Salamat, eh. Importante kasi safety dyan sa mga ganyan, eh. Oo. Kaya nagalit talaga ako ng ano, marunong, eh. At hindi kayo bumili sa mga online. Ay, hindi, oh. Nahirap, eh. Pero marami kayo nakita mura, sir. Marami, marami. Pero nag-design kayo sa amin kumuha. Kahit medyo... medyo mahal. Mahal na konti. Safe ka naman. Okay, sir. At least, yung nag-install sa iyo, may contact na direct. May makukontak mo kami anytime. Then, since ng device ay... ano po ito? May warranty. So, any concern, may problem po kayo. Anytime po, pwede niyo akong matawagan. Since na nasa YouTube po kami or sa Facebook. So, follow niyo na rin po sana. That's all, sir. Salamat. Thank you. That's all, guys.